Logos
na tayo na may timod nila na nagagawa na nakumaanan at ikalampad na may mas clear dito na may direct na connection sa Ginoo, personal revelation, personal prophecy. Doon ang mga huling saroon. Very, very dangerous mo yun. Usually, nakang sa charismatic movement talaga, nagapan, nagaabot, rin na pahaging. So, nakaipatrol, patrol, the very thing binambal sa verse 2, naroon na Christ Denis, handling the word of God, deceitfully. Ay nagsabi kasi ang Panginoon na sa akin ng ganito ay amun ako ni angkar ng mga makaluyong na ni pag may nakabatik ka mo ng mga ang preachers na ginabakaw mo na hindi na ka mo magpadayo na pamatik ka rin ay leading astray ko doon na mababatikan ko nga mas superior roko na sort of pero communicate Ginoo o kanda sa makatong magdirek na bahagi isa na magtuon na bukas at puon ni Diyos may sambilo pa natin na tumaray ka naging ito na nagkog imaw si Olson na dinamit na na out of context pero nor can he know them because they are spiritually discerned. Nga alam na kung warning sa'yo, no amount of Bible study, kuno nga, pero matabog ko lang, unless kuno nga, kuwa it pag-move with Holy Spirit, ay hindi bumuntan o buong it Diyos. Confusing do yun, dahil reverse na ba, gina-address para sa mga Christians, sa unconverted, sa mga Holy Spirit. So, nanda ko ang pero galing, wala nga mapasin, sa mga pag-discuss na no amount of Bible study, na role ng Bible study, ang ginagamit ng karoon sa Christian context, sa grupo balaman natin na Christians na may andang devotional time, nag-pray na nakamamuyo, at magtuong itulong ng Diyos. Operas at makara natin ang setting ay mas tingnanong pagtinuon kung wakon ay paghuga at ipanang ay Holy Spirit ay magiging useless kuno. It will never be na kung dahil taken out of context ng pagkagamit it First Corinthians 14 ay from the start kung bukong ni Christian hindi kita na makalutot yet spiritual things. Doon din ang nampilid niya kung doon warm at dawa ang end of discussion kung anong sabagay meron. Pero kung dahil yung verse ganito mo sa script sa Christian context, magiging blunder ang doon yun. In contrast sa limana ay mga tuon na biit, in-aid at buwang at Diyos, kung para ba nga tumaat ang Diyos ay nagsalita sa akin, nag-rema ng worker. So, marami niya naglilipanak sa YouTube at saka sa internet kaya mag-ingat tayo dyan sa klase ng ganyan mga pagtuturuan kasi may deceitfulness yung pag-handle ng word of God. Kaya commending ourselves of every man's conscience in the sight of God. So, pinapatest niya ako sa Paul na kung ang ginagawa ba namin ay may element ba ito ng manipulation. At ang pagsabi pa niya sa verse 10-4 na yan, no? But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Manotis ninyo na may mga tao na kayo palit-ulit mo na sirang ng word of God ay parang hindi tumatalam. Ay, yan yung sinasabi ko noon na ang Diyos ko talaga kasi ang nakakapagligtas. Nagtatry tayo na as much as possible ay magiging clear, magiging very clear yung presentation natin ng gospel. Na ang element doon ay sa level ng pangunawa na maintindihan niya. Pero unless na may barrier doon sa
state of perception ng tao, hindi talaga niya na naiintindihan yung gospel. At whose minds the God of this age has blinded who do not believe. So, niya noon, kung magiging noon, na yung batik ng iba, na ang gandaan mo ng sirang tumanggap sa Panginoon, nagbago ng takbo ng buhay. Talagang very mysterious talaga ang pagdala ng gospel. Pero anyway, mga kapatid, hindi po kasi natin cancer kung paano mag-operate yung Holy Spirit sa puso, sa buhay ng tao. Ang atin ang talaga na cancer ay ipasin ang kaligtasan at ipasa Diyos na ang magiging resulta niyan. Kung mayroong blindness, mayroong failing sa Diyos na iyon, hindi sa ating nasin, hindi natin kaya iyon eh, na unless na ang Diyos ang kumuha ng kadiliman na iyon na para daw na lumiwanag na yan na lest the light of the gospel of the glory of Christ. So, pagliwanag ng Ebanghelyo at doon sa mga nadidimlan na mga kaisipan ay ang Panginoon Jesus nandiyan talaga ang makukuha dahil para hindi maging credit para sa atin kung isang tao ay naligtas na maging part na natin noon ay yung initiative natin na sila ay masiram ng Word of God. So, the light of the gospel of the glory of Christ is the image of God shed shine on them. For we cannot preach ourselves. Nalalaman mo nung nag-aawal na tanong sa International Baptist Theological College, mandaloy yung panglakas ng kabino. Inutusan kami, pumunta lang sa kamesa, noon sa buhay pa na yata noon sa Pastor Boyd Lyons, nagkano kasi yan. Yan sa isang kamesa, may malapit yan na Baptist Bible Church. Daming supply ng mga Bibles, galing ng US. Natusan kami para kunin yung silang binigay ng Bibles. Isang multi-cup, tulad sa atin. Nagtaka ko doon sa isa doon sa mga pastor na doon na Pilipino na sabi niya, yung iba dahil dito sa amin, dito na kayo mapangal. Libre dito yung Biblia, libre dito ang pagkain. Dami niyang sinabing libre, kaya namin libre. Ay naamoy ko na kagad. Bakit yung pinagdalingin ba namin ay masama? Bakit gusto niyang kalipatin kami doon? Ay, kung minsan ba ay yung mga iwasan na nagduda ba yung spirit ng competition, yung attitude ba? Napakiramdam nila ay mas superior sila doon sa kabila. Kaya po superior ka dapat lang na dito kayo bumunta sa amin. Ang dangerous yun. Siyempre, ayinip lang kami. Kasi in the first place, yung mga Bibles na kinuha namin galing sa kanila. So, kadali kung may mga Christian na karo yung hanggang attitude. Ayan, halos sinadya niya na we preach ourselves. Magaling kami, magaling yung sa amin. Kaya dahil magaling kami, dapat dito lang kayo sa amin. Ano? Maraming mga baptist na ganyan. Tapos ng mga troubles na malungkot, may mga ganun ng mga attitude. But we do not preach ourselves but Jesus Christ the Lord. So, yan ang kapatuhanan kung bakit tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos ay dahil sa Panginoong Jesus. Tayo ay nangalingkod ng Panginoon. For it is the God who commanded light to shine out of darkness. Ang Diyos lang ang makagawa ng mga spiritual at mysterious na mga bagay sa mga sa kaligtasan. Who has shown in our hearts? So, pasalamat tayo sa Panginoon na tayo ang naging naunang disciplines noon. Kaya tayo nagsishare sa iba dahil naguro tayo na kung paano tayo nalimanagan ng gospel ng liwanag ng Panginoong Jesus ay nalimanagan ng iba. At pasalamat tayo sa mga nag-respond pa sa iyo.
simple na nalimanagan, praise the Lord. At yung iba, na parabang kung may ano na veiling o barrier, ay, ipasagyos na lang natin yun kasi may spiritual battle na nangyayari dyan. Para kailangan natin tutupudong na natin na sa bagay na yan. Kasi hindi lang ito purely na information about the gospel, hindi yung spiritual issue dyan ang labanan ng pwersa ni Satanas ng kadiliman at ang pwersa ng Panginoong Jesus na nasa liwanag. Paul is the God who commanded light to shine out of darkness was shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Mukha ng Panginoong Jesus. So ito ay poetic na pagsabi ng Panginoon ni Apostol Pablo na hanggang sa ngayon wala naman isa sa atin na nakikita sa mukha ng Panginoong Jesus. Makita na natin yun kung maka-experience na tayo ng pag-change from mortal body to immortal immortality na maging kasi katulad niya, maging fit for heaven, maging fit sa kanyang presence doon lang. Pero sa ngayon, ipagkatawan niya ito ay hindi kaya humarap. Pero sinasabing spiritual eyes or standing of our understanding, nakita natin ang mukha ng Panginoon Jesus sa spiritual walk natin, sa ating pagbabasa ng kanyang mga salita, sa ating mga panalangin, na yung sa ko kanina ay poetic na expression, nakita ko ang mukha ng Panginoon Jesus. Para ba natulad ng sinabi ko noon na yung word na beautiful, ay ginagamit na yan sa mga babae, awkward na gamitin yan sa mga lalaki. Pero ang dami ng mga seryosong composers noon na gumagamit ng word na Jesus, how beautiful you are. Yung hiligaymon niya na kaanyag sa Ginoo, combination ng glory at ng kagandahan ng Panginoong Jesus. The glory of God in the face of Jesus Christ. May libro na noon na sinulat na siya yata yung director, si Paul, hindi ko naman tandaan yung pinigo niya. Basta Paul, kanyang first name. At director siya noong Project Jesus, yung Jesus film. Yung bang one time ay in-translate sa ilan niya noon, na ilan nga nag-participate niyo sa atin. Nandoon yung mga voice talents na iyon na sina Ibi, sina Mag-Ani. Nandoon yung mga kanina, kung kay Pastor Dan pa na, grabe yung mga taga-ABC, take 1 to 2 takes long, record na agad. Dami daw ng mga multi-talented sa ating translate sa Aklanon. Ay, nandiyan yan, nandiyan yan sa YouTube, na, pero English siguro. Kaya ngayon, halos hindi ko na pagkakang makita kasi kung saan maka-avail na yun na nakadab sa inak niya noon. Yung director doon, isa din doon sa mga Roman na mga soldiers na nakasakay doon sa karayo. Actually, mayroon silang mga na-hire ng mga hindi naman sinasabing direkta ng mga Christians o mga followers ng Panginoon, pero sympathetic pa sa project na iyon. At ang isa doon, yung nabasa ko talaga sa sinulat noon, kung bakit nilabi niya ng title na We See Jesus, ay, di ba may portion noon na patay na ang Panginoon Jesus, tapos binalot na siya, at pinasok doon sa kuweba. Wala silang mapagkunan kung sino daw yung tao na pwedeng balutin na kagatagahin ipasok doon sa van, doon sa papasok doon sa cave na yun. At isa sa mga props men nila, nung nag-install na nagsiset pa ba ng ilaw, nagpresenta, ako na lang. Siyempre, aside doon sa panahon, extra incumbent yun.
balutin ka lang naman doon, yun naman makita ang mukha mo, balutin ka lang naman doon, lahat daw ay pasok doon, yun naman ang portion. Ay binalot na daw siya. Tapos, binuwag mo ka, kung ano daw na pagkilos ng banal na espiritu, na talaga naisip niya na dito po talaga si Ruwa ang nangyari noon kay Jesus Christ na mapay siya, tapos mga may ilang taong nagmamahal sa kanya, na binalot siya, at dinala doon sa loob ng libingan ni Mama Dali, kasi magsasabado na. At siya ngayon sa lugar ni Jesus Christ, at talagang naantig talaga ang puso niya noon. Doon talaga niya na doon talaga niya na-realize na si Jesus Christ ay namatay para sa kanyang kasalanan. Hindi daw alam na makasamaan niya, mapinubuwag-buwag daw siya, papasok daw doon ay umiiyak daw siya. Nalakuntik daw siya doon sa katotohanan na tutupong si Jesus Christ ay namatay para sa kasalanan niya. Yun ang iniisip niya. At ngayon, ang ginagampanan niya na siya ay siyang lumaglap ng role na yun na binubuhat na nang mamatay ang Panginoong Jesus. So, sinulat niya yun sa direktor na iyan na hindi pa ginagawa yung libro. At kung paano sinusulat niya, ay nandoon na siya sa Texas Bible College na pag-aaral. Kaya, isa yun sa mga conclusion noon ni Dr. Paul na Luiso Jesus sa mga pangyayari ngayon. So, ang Panginoon Jesus ang nagpublik ngayon ay ang craftsman na yun na kaya na naman trabaho mag-check up ng mga lightings, manghimos ka po, diba? Kung saan naman na location, set up, manghimos. So, wala naman big deal yan sa kanya kung yun ay religious, kung yun ay secular, na it's wapin yun ay na yun ay religious ikaw nga ang setting at sa dami ng mga sequences nun na familiar na siya na yun pala ang pinaka-core ng gospel tapos na-involve siya doon hanggang makita ang mukha ng Panginoong Jesus iyon po ang mystery niya na makita natin ang mukha ng Panginoong Jesus wala pong direkta na Bible text na ganito ginagawa natin ang nangyari niyo sa taong na iyon. Pero in drama form na ganoon, hindi po yung nagbago ng mensahe. Na itswapin yung ito ay nasa book format ang iyon, actual na ginagawa nila na parabang kanunan natin inaka-workshop na-dramatized, ina-out ikama yung mga pangyayari. So, na-notice yung sa sistema ng mga seminars na compassion. Yun ang ginagawa din sa graduate studies para ma-reinforce yung learning. Una, may lecture. Pangalawa, ay mayroong workshop. May pagagawin. Sa kwan, in connection sa lecture na yun, ha, may pagagawin. At pangatlo, ay yung sinasabi natin ng speech kit na ipadrama-drama yung mga yun. Ito mo, na, mas nag-re-retain yung training na ganun po. Kung minsan, naman din ang creative na approach sa pagdadala ng salita ng Diyos. So, kirutso, paghiram, isa ito sa format nito, teaching o proclaiming na ganyan pong format. Kung minsan, style ng mga musical, magkanta-kanta, kung mas nila eh, naiintindihan pa ng tao yung gano'n na nakakanta-kanta pa nyo, isa yung taong ganito na nasita, ay kung minsan, ay combination ng kanta at mayroon pang mga siyempre, ina-out na yun, may dramatization na yun. So, hindi malilimit yung pag-proclaim ng gospel sa isang format lang na ganito. It's what happened na ito yung pinaka-basic
ito yung pinaka quote-unquote traditional na hopes. Pero sa lahat na iyan, kung ang Diyos ay ikilos, matanggang yung pain na makikita talaga ang mukha ng Panginoong Jesus doon sa mga nakaranas paano naligtas. Ikaw mismo makapulog niya nung ikaw ay naligtas, masabi na talaga nakita ko talaga ang mukha ng Panginoong Jesus. Hindi mo yan masabi na naidrawing kung ano, kundi yung idea na dahil sa kaligtasan na iyong tanging. Kaya mo nasabi nakita mo ang mukha ng Panginoong Jesus. Ang liwanag ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Parang napaka-abstract, no? Nang ganoon, ay nalago lang sabi ni Corinthian po, para madali daw magbibigyan ko nito. Actually, pagbinigay sa iyo, hindi mo yan ina-analyze kung ilang calories niya, kung ilang sugar content niya, kung ilang fats niya. Kahit kakita mo niya, ang nakita mo yan na iyan ay toblero o di kay swish made na yan, ang papasok agad sa isip mo, masarap yan. Hindi mo na ina-analyze yan, kundi kinakain na agad yan. So, ganun yun. Now, nanunyoong kung minsan ang nangyayari sa gospel experience natin, sa salvation natin. After na lang ng gospel experience, ina-analyze. At tapos mo lang kumain ng chocolate, saka ka palang magbabasa doon sa likod noong saturated fat, blablabla ng noon. Saka mo palang basahin yun. Imbisi talaga, kakainin mo at gusto mong i-enjoy. So, ganun daw ang gospel. Dahil wala daw naligtas sa sobrang pag-analyze. It will take faith na pagbakon kay Ginoong Jesus. Pagkatapos ng naligtasan, saka na lang mag-analyze ang rito. Kasi doon pala ma-appreciate. Ay, ganun pala yun. Pero isang iglap lang yung nangyari ha? Noong ilang segundo lang yun, na ako ay manalangin ng pagsampalataya kay Jesus Christ. Yes, ilang segundo lang yun. Pero yung proseso ng pangyayari ngayon ay ang haba-haba ko lang na inyanda ang Panginoon. So, ang chocolate, pagdating, kinakain, hindi ina-analyze. Eh hanggang ngayon, ginagal ko rin ang proses ko, biktima ng chocolate. Kaya chocolate, amon. Okay? It's great. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. May mga time na kailangan namin mag-exercise ng pananampalataya sa intricacies ng mystery ng salvation. May mga time na kailangan din namin himay-himayin ko dahil matutulot din ito ng appreciation ng beauty ng gospel na inyo pong ibinigay sa amin kung bakit dumating sa point na simpleng pagsampalataya sa inyong anak, pagtiwala ay makapangking ng buhay na walang hanggan na kuminsan dati ay naisip ng ganun lang ba yung kadali? Dahil kung susundan namin ang inyong pattern, Panginoon, sobrang napakahirap at wala ni isa sa amin na makakomply sa requirements noon. Kaya ninyo pinadali, dahil wala ni isa sa amin na makakomply. And it will take faith to believe sa kasimplihan ito. Salamat, Panginoon, na tinanggal mo yung veil ng darkness sa aming mga mata, sa aming mga spiritual eyes para makita namin ang liwanag ng Ebanghelyo, makita namin ang mukha ng Panginoong Jesus. Kung gaano siya kaganda at kabait sa amin sa pag-provide ng redemption sa amin. Thank you, Father. Ito ang aming dalangin sa inyong pangalan. Amen. Okay, good evening.